Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Atin pong lahat ng bitawin, maganda nga po sa inyo. Atin pong isipunan na ang ating community degree. Bawal po ang simulan, simulan po natin sa konting pagdasal. Magsita yung butay na. Gracious and thankful for the end of life and for bringing us together for the topic of this committee hearing to discuss matters brought to the attention of this office. We ask your mercy and guidance that your will be done, Lord. May your peace reign so that we may avoid conflicts and misunderstandings that may arise in the process. Bless the counselors who will preside and conduct this hearing, our invited guests, and all staff who will take part in this committee hearing. All these we ask in the mighty name of your Son, our Lord Jesus Christ, who reigns with you and the Holy Spirit forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Muli po sa mga if the CQ law is compliant. So,
via internet with regard to the discussions that that we will have here, and also if she has questions and suggestions po, siya daw po ay mag-message sa amin and kami na po yung mag-release ng proceedings. So thank you very much for our partners. Ito po ay regarding po sa draft ordinance sa ibinigay ng tulong sa atin ng Pansan Conference. Kasi po ngayon eh, ang ating pagkakanda ng Pansan Conference ay may okasyon po na napaka-importante po, kaya hindi po siya makakatalo. Pero pinapabot niya po ang pagbati po sa inyo at humingi na pasensya rin po sa hindi po pagkalo. May konti lang po katanungan before regarding po sa ating environmental code of the City of Pipa. Ito po ba sa City Enro? Can you sir, Engineer Pansa, ano pong masasabi po po sa ating City of Compliance po sa ating student po? Magandang hapon po sa lahat. Ngayon pong invitation is very general. Batas tungkol sa environment ay pinasa ng isang kunian na gusto nga naman po ano na ang degree of compliance or anong nagagawa na ng executive. So, mas mabuti po siguro sana malaman muna natin ano ba yung mga batas na yun. Pasa sa mga concerns lalo sa aming opisina, muna kung ano na yung mga batas na yun na hinahanapan kami na degree of compliance. Sir, meron po tayo in general po, sa masasabi po, in degree of compliance po. Alin nga po? In general, pwede po ba ito po tayo sa land resources management, sa air quality, alin po ba main sa water resources management, especially po water resources management? Aming pong patuloy po tuloy na pinatutupad po ay ang anti-littering, smoking, and then solid waste management po. Tanda ko po dati, tayo po yung nag-discussion about solid waste management at nasabi niya lang po, tuloy-tuloy po ang ating pagkakot ng basura sa ating mga barangay-barangay. So, pagdating po sa solid waste management po, ay po yung on the record po, narinig namin na ay po yung pagtulungan po sa ating contractor na Arsi Peña at para mapanatili ang kalinisan po sa ating ciudad. Tama po. Regarding po sa ating water resource management, ano po ating mga degree of compliance po? Ano po yung ating mga programa? Naalala ko po, nagpasa kayo ng isang kautusan is pagtatatag ng Pantay Ilog Brigade about barangay na may pinto. Apo. Alos parang lahat ng barangay na merong nasasakupang ilog ay nakapag-organize na at nandun na po kami sa estado ng mobilization kung paano sila mapapagalaw na. Okay po. Inner po, ang percentage po ng barangay na nakapag nagkaroon po ng banday yung brigade po, ano po ang tansyo po ninyo? Ilang percent na po nakapag halos na lahat po ay nakapag-organize ng kanilang banday. Meron po kayong tentative number kung ilang barangay po nakapag-lagay na ng banday brigade? Halos lahat nga po ay nakapag-organize na, kaso ang problema, hindi pa sila gumagalaw. Opo, sir. So, kahit nga po, andun na kami sa particular na lugar, na kung saan meron din po kasi kaming JO na pinaglilinis namin ng ilog. Ang hinihiling namin ay magkaroon ng counterpart or pag-alawin din naman ng barangay, yung kanilang barangay brigade, pero tutulong lang po sila isa o dalawang araw. Katapos po namin malinis ang isang particular na lugar, yun po ay isusulit na namin sa barangay na i-maintain yun na. Nalinis na namin yan, pero nakakaroon yung po ng pagkaraan ulit ng isang buwan, balikan ko yung lugar, at nandun na ulit.
parang halos kinakilala nila o yung mag-umpisa o isa tulog. So sir, sabihin mo yung halos lahat po na lahat ng barangay ay ito po ay nasa 90% ng barangay na nakipag-company ito sa Pantay Bay. Ang ano ko po ay 52 barangays na meron sa Satupan. Okay po, this is only number 72. Pero patuloy rin po tayo nakikipag-usap sa barangay upang magkaroon ng Pantay Bay po. Diretso po yan. Atin na lang po silang pagagalaw. Is there anything you need to add po regarding for legal compliance po sa ating any reports po sa ating tenga? Ay po, pati po mga programa po ngayon at po ating bilid-bilid dispatch po mas po ano po nangyayari po sa ating ciudad or yung ating po na amin po tayo na air quality. Ano po ang ating report po dito? Sa river quality po. Air quality po. Air quality. Air quality. Twice a year, nagkakandak po kami ng air quality test through hiring or private enterprise. This, po yung nasa palita ba? Optimal laboratories. Dalawang beses po namin ginagawa yan sa taon. Ganun din po yung quality ng tubig sa mga lugar na iba't ibang point ng ating river system. So, beses din po yung sa taon. Okay, if there's anything you need to answer here about regarding to our environment, you're free to call my attention po so that malaman po natin sa dito kung ano po ang ating nagiging programa at ano po nagiging kinakawa din po ng speaker ating si Tayo po. Ano po? I would like to ask questions po pagdating po sa ating budget po sa mga PNP po. Ano po ang ating nagiging palito po sa environment po? Yung budget na 20% development bank. Meron po tayong psychological solid waste management, water resource management. Ayun po, sa water resource management, bali po 600,000 ang naka-upgrade. Yun naman po sa air quality management, meron naman po 75,000. At dito po sa environmental education and advocacy, meron po tayo 500,000. Dito po ako yung principal na binadya na natin. Sorry po. Ito po. Ito po, yung director po na natin ang ating budget for our department. So ngayon po, dito po tayo ngayon sa kasama po natin ang CFD Pacific River. At ang ating talibong advocacy ay maganda po. Maganda po ang kanilang hangarin para sa ating rivers ng ating syudad. Kaya po sila tinawag na Safety Pacific Rivers po. May gusto pong nangyayari po sa atin at kung ano po nangyayari po sa ating Pacific River. At siguro po mas maganda po sa atin na po magmumula kung ano po ang kailangan natin gawin para sa atin. Kaya po sa ating po mga department at si sana po ay marinig po natin. Let's open our ears to them. So, Dr. Iba, I recognize po. Salamat po. Salamat din po at magbibigyan namin ng pagkakataon na magbigay ng sa loob ng Safety Pacific Rivers. Kasama po dito ang mga pangunahing membro ng Safety Pacific Rivers, ang aming pangulo, si Rev. Grecio, at saka ang aming po mga kasamaan dito na aktibo lumulusog sa ilo para makita kung ano ang tunay na kalagayan nito. Ang una po namin siguro ipo-point out dun sa compliance na pinuputulian ng hiling na ito ay kung meron na tayong MRF sa lahat ng barangay, kung ang mga ito ay nag-operate, at kung may segregated collection kasi po against the law ang collection na halo. Kailangan po ang collection natin ay segregated kung hindi ay
we as contracting parties would be violating the law. Ang isa po po ay para makita natin kung meron na ba tayong steps towards complying doon sa hazardous waste collection. Dahil dalawa lang po ang duties ng city sa waste management. Yung residual waste at saka yung hazardous waste. Kaya kung mag-collecta po tayo ng compostable or biodegradable, dapat po may magandang tayong rason at dapat po wala yung pag-collecta nito sa residual waste. Nung huli po namin makausap si engineer ay hindi pa nakahiwalay ang collection natin. At tinatanong namin kung kailan ba natin maaasahan na magkakahiwalay ang ating collection dahil kailangan natin natunin na ang mixed waste collection ay isang labag sa batas ng gawain. At ang contractor at ang contracting party ay sila pareho nag-violate ng batas kung hindi natin magagawa yun. Ang punto po ng MRF ay yung pamakinabangan ng ating waste. At kung lumalabas pa po at naitatambak at pinabayaran natin ang pagsatambak ng compostable or biodegradable waste, ay kalahati po ng ating pinabayad sa contractor, kung gano'n ang volume ng compostable waste ay nasasayang. Sana yung pinabangan bilang pataba, pero kung hinahapot din po nila yung halo ng mga ibang hinahapot ay ito po ay tumutaga sa pera ng bayan natin. Pangatlo po ay hindi lahat ng barangay ay nakukulaytahan. So kailangan po natin malaman yung compliance kung ano po ang ginagawa sa mga basura ng mga barangay na hindi nakukulaytahan. At panghuli po, nakalagay naman sa ating 2013 at 2010 census ang sagot ng bawat bahay kung anong ginagawa nila sa basura nila. Siguro po itong 75,000 natin na budget sa air pwede na natin gamitin para tingnan kung ano yung datos ng census na yon at puntahan ang mga bahay na nagsabing sila yung susunod. Dahil ito po ay bawal din sa ating RN903. At gawa na natin ang paraan dahil ito po ay para natin tinayagan na may maliliit na incinerator sa gitna ng ating bayan. Ang incinerators po ay pinagbawal ng ating batas sa kadahilan ng ito ay nagbubugan ng toxic na usok at nagdudulot ng toxic na abo. Kung bawat kanto po ay meron tayo ng incinerator na walang pagpigil whatsoever kung ano yung toxic na lumalabas sa kanya, para na rin tayo nag-alaw ng incinerator sa gitna ng ating bayan. Ito pong 75,000 na ito ay baka magandang gamitin pa ikunti na lang ang ating fire truck para patayin yung mga sanay na sanay po tayo magsunod at wala tayong kakurap-kurap na 2001 pa ito ay bawal na. Lalo na kung ito ay plastic o anumang ibang synthetic o man-made na basura na talagang magiging toxic, magpuproduce po ng purals, dioxins, phthalates at iba pang mga kasuklang-suklang na mga chemical. Kapag naglaro ng bata sa abo, ay talaga namang hindi katakataka kung sila magkakasakit ng cancer ng maaga sa kanilang buhay. Sa halip po ng sa dulo na lang natin tutulungan, ay ngayon parang itulungan na natin na huwag mangyari yan at patayin natin ang mga apoy na sinisindihan ng basura. Pagdaan ko nga pala po sa city hall sa likod, ay may nagsusunog din yung isang araw. Baka lang maaari pag-inantin na natin. Ito po ay friendly naman ang ating forum ngayon para lang po talaga maharap na natin ang problema dahil compliance din naman ang hinihino sa amin na input po. Kung mamarapatin nyo, sisimulan na po sana mabibigin yung aming dahil po sa dami ng environmental problems, ay may karapat namin mag-focus. Ano? At binuo nga po ang Save Lipa City Rivers dahil ito po ang mga ilog ng Lipa, isa sa mga talagang na-miss ng mga tao na nung malilis pa ay napakasarap maligo. At tanda pa ng mga kaedad namin yung panahon na pwede pa talagang lusungan at pwede pa talagang panuluan. Kaya mataas po, at wala rin kalaban ng kampanya na ito, mataas po ang pag-aasa namin na makakamobilize kami ng mas maraming tao para makatulong sa kampanya nito. At strategic po ang tingin namin sa sitwasyon para hindi po kami matalo agad kasi karamihan po ng environmental natin na initiatives pag walang compliance sa simula ay pababayaan na lang. Ito po ay hindi namin papayagan magkagayon. Ang presentation po ay medyo mahaba-haba kasi ang background niya ay yung Clean Water Act din kung saan nanggagaling ang aming gustong ipatupad sana. Pero habang tumatagal po ang aming trabaho, nagbabago po ang mga early
urgent na kailangan gawin. So ito po ay isang pagkilala lang na napakanipis ng freshwater resources ng buong mundo. Isang patakbo lang yan sa isang timba sa tubig ng planeta. At kung yung isang patak na yun ay sasalaulain pa natin dito sa ating mga syudad, ay tayo ay may pananagutan sa ating may kapal. At kailangan ng mga religyoso sa atin at pagdadasal natin sa simula ng bawat gawain natin ay harapin natin na may katungkulan tayo hindi sa laulain yung freshwater resources, lalo na yung ating rivers. Eh ang tanong po sa araw ng BSU nung kami nag-inspect, eh alin na dito ang kanal at alin dito ang ilog? Eh napakasakit pong tagapit sa kanila, sabi namin ng engineer ng Hongdayo ay ginawa na po namin kanal lahat ng ilog na nakita nyo. Yan na po ang pinagtatapunan ng lahat ng wastewater ng iba at hindi po namin yan talaga pinifilter o pinadadaan man lang sa SPP. Hindi po tayo naiiba sa ibang lugar, pero kailangan po natin adresin kasi taga rito tayo, napakalapit ng ilog sa ating mga kabayan. So ito po yung... siguro ito po yung isa sa mga unang na itatapon dyan talaga, lalo na ng mga walang sanitation facilities. At isang grama lang ng ebak ng tao ay may 10 milyong virus, 1,000,000 bacteria, 1,000,000 parasite cysts, at 100,000 parasite eggs. Isang grama lang po yan. Kaya kung hindi po natin sasawatain ang patuloy na pagtagas ng septic water sa ating ilog, ay hindi na po nakakapagtaka na tataas ang pagkakasakit. 58% ng groundwater sa buong Pilipinas ay na pag-alaman na contaminated ng coliform. Ang coliform po ay nagdadaling lamang sa EBA. 3 sa 10 illnesses sa buong Pilipinas din yan ay galing sa water contamination violence called cholera, SARS, at typhoid fever. Ito po ang nangyayari sa atin ngayon. Ang water table ang pinagkukuhanan natin. 85% ng tubig ng lipa ay galing sa water table. Groundwater po ang pinagkukuhanan ng lipa, Metro Lipa Water District. Pero karaniwan po ang leachate chamber ng septic tank natin ay walang... karamihan ay walang hindi seryado sa ilalim. So sa makatwid, ito po yung kinukuhanan natin ng tubig natin. Tapos pag e-evac po tayo, papasok sa digestive chamber, papasok sa leachate chamber yung tubig, tapos bababa sa groundwater. Thankfully, kung yan po ay hindi seryado, meron pang layer na kung saan may layer pa po kung saan mag-filter na kaunti. Dito. Ito po ay rock bed. Mag-filter pa dito, may sand, dito may grace. Pwede pa mag-filter para malinis sa dito. Pero ang practice pala po, nung una pang panahon, at ginagawa pa rin ng ibang contracting firms ngayon, ay binuhukay na ito hanggang sa water table para hindi pa puno. Habang ko lang mo nalaman din. Sinubukay na daw ito hanggang din eh, para hindi matuyo. Sa mga tuyo, talagang sinasalaulan natin ang pinagagalingan ng lahat ng ating tubig. Nung narinig ko yung kahapon, hindi na ako nakainom sa lipa. Ako hindi nauutog na nauutog. Eh hindi mo na nadadala ng chlorine ang ilan sa mga makabagong contaminants natin, gaya nga nung mga yung mga madalas daw kung mag-maintenance meds, ang kanilang waste ay iba na ang character. Meron ng na parts of the maintenance meds. Kaya kung papasok yung sa water table natin at hindi yun masasawata ng chlorine. So ang una po na ginawa ng una pong organisasyon yung Malarayat Initiatives, kasi po ay 70% ng katawan namin, ay tubig. Kung dito mo tayo tumira, 70% ng katawan natin ay galing sa Malarayat. At ang isa pang
Napag-alaman po sa ating sa ating water forum ay bukod sa Malaralla, mismo kabayanan ang catchment basin ng aquifer. Sorry. Ibig kong sabihin yung ilog mismo dito sa kabayanan, yung tabi ng ilog, doon sumisilip ang tubig para bumalik sa groundwater. So kung ito po ay sementado na at hinaharangan ng pagkataas-taas na pader na bato at ito po ay ginagawang sementado, ay hindi nakakasilip ang groundwater. Yung pag-aaral po noong year 2000 ng Environmental Management Policy ng UNEP, di pa po ang isa sa mga bayan na ginawa, 20 years na lang daw po ang tubig natin dahil mauubos na dahil sa ating extraction. Pero ang... So kung ganun po, 5 years na lang meron tayo kasi 2015 na. Kaso, yun pong premise noon ay mapupuno agad ang lima. Ngayon pa lang po napupuno ang lima, so meron tayong konting reprieve, may konting time tayo na hindi mangyari ito. Pero hindi natin pinigilan yung pagsisemento ng tabi ng ilog. Siguro daan ko na lang ito kasi ito yung background laws sa Constitution. Ito po yung mga napag-alaman na sa water fora. Yung river banks ng four major rivers ang sources ng groundwater. Ito ay pumapatak sa apat na water bodies, Taal, Laguna Lake, Batangas Bay, at Layabas Bay. So kung sa laulain natin, apat na water bodies ang mawagalit sa atin. Kaya po tayo ang may headwaters council kasi headwater tayo ng apat na yan. At sa ngayon, madumi ang tubig yung dinidischarge natin sa apat na yan. At tayo pinagkagalitan na. Ito po yung sinasabi na globally, the prediction is 2025 at magkakaroon na ng water wars. Ito po ang napakaganda ng premisen sa isang water forum. Pinapakita yung apat na watershed ng LIPA at kung paano siya nag-drain sa apat na water bodies. Ito po kita na yung Laguna Lake, Taal Lake. Yung left side ay dito nag-drain sa Batangas Bay at yung right side ay dun sa Tayabas Bay. Ito po yung river systems mismo. So kung titingnan nyo, yung Balintawak siguro ay... Yun! Saan na Balintawak yun? Ito yung Balintawak. So ito pong atin na Balintawak, dahil yun ang tututukan muna ng St. Vito City River, nagde-drain po yan sa Tayabas Bay. Pero itong malaking parte na ito, nagde-drain naman yan sa Batangas Bay. Tapos maliit lang po sa Bulang Rocking, etc. nagde-drain sa Taal. Tapos itong parte na ito, iigol pa po yan dahil nagde-drain yan sa Laguna Bay. So mostly, sa Batangas Bay at sa Tayabas Bay, pupunta yung aming mga drainage water. So, baka kung matutulungan na kami, ito ang pamitahan. Tapos ito yata ang... ito yung pagpunta ng Batangas Bay. North ang pamitahan. Ito po, ito yung pupunta sa Taal River. Ito naman yung dalawang watersheds ang pupunta sa Taal River. Yung watershed na ito. Kasi ba ay nasa kaliwa ay going to Batangas Bay, sa kanan ay Tayabas Bay? Batangas Bay, Tayabas Bay, Taal River. Kung papansin niyo po, may parte pa ng Lipa City ang mga ilog na pumupunta dito sa Balete, sa Palsara River yan. So ito po ay, nandito yung malaking babuyan. Kaya po, nagagalit din ang mga taga-Balete kasi may babuyan daw dito na malaki na kailangan natin i-regulate. Ito po ay isang libro na sinulat ko para sa local government. Ang fan po niyan ay Asia Foundation. Ang sinasabi po ay hindi tayo magkakaroon ng krisis kung maganda ang governance natin sa tubig. Madali lang pong iba pang batas bukod sa Clean Water Act. Ito po kasing guide na ito ay tungkol sa Clean Water Act. Ito po ay kung paano masusunod ng mga local governments ang Clean Water Act. Yung water ko
gumagamit ng tubig, even the ones that drain into the river, ay kailangan po ng water pipe, maliban na lang sa igib. Igib para sa gamit sa bahay. Yan lang po ang gamit ng tubig sa buong Pilipinas na hindi kailangan kumuha ng water pipe sa DPWH at NWRB. Pero isang daan po ang tao ng NWRB, so ito po yung isa sa mga batas na hindi talaga napapatupad dahil hindi evidence-based yung kanilang pag-aaral kung paano nila ginawa yung water code. Ang unang-una ay domestic use po dun sa mga papagalan ng water right. Meron rin Philippine Strategy for Improved Watershed Resources Management. Paano po ito? Kasi yan lang yung gagamitin natin para makita natin kung paano natin lutasin yung mga problema ng tubig based on private rights. Ito po naman ang mga nilalaman ng Clean Water Act. Ang kailangan niya ay promotion of the use of appropriate economic instruments and control mechanisms for the protection of water resources. Natuto na po ang Kongreso ng gumawa ng Clean Water Act, hindi na sweeping katayo ng ecological solid waste management. Sinabi niya na, economic instruments ang gagamitin. In other words, may incentives para sa mas malinis na tubig. Ang blue na tubig po na yan ay galing dito sa lipa sa may nublog. Yan po ay magwa-wash out sila dati ng acid wash. At pagkakaroon ng water quality management areas, nasa Clean Water Act na isang comprehensive management program para sa water pollution, focusing on pollution prevention. So kung tayo po ay isang water quality management area, dapat tayo ay may local plan kung paano natin lilinisin ang ating tubig. Ito po yung mga top 5 contents ng water code, pero ang general implementation strategy na ay magkaroon ng tools and standards, quality management areas, action plan, ito po yung national. Tapos, ito po lahat ng agencies involved. Kung magiging kwama tayo, yung water quality management area, ito po yung magiging institutional arrangement. Tapos ito yung role ng local government agencies, which includes local government. Para lang po makita nyo, ito yung gusto mangyari ng local, ng Clean Water Act, na pagkatapos sa septic tank, lahat ng septic tank, every 3 to 5 years ay madi-dislodge. Kasi ang ginagawa po natin ito ay mababara lang. Pero sa totoo lang, kung hindi natin madi-dislodge, mapupuno yung solid chamber, tapos pag napuno yun, diretso na po sa ilog yung wastewater. So, ibig sabihin, kahit na may septic tank ka, parang kanalim walang septic tank. So, diretso niya yung waste po doon sa outflow niya sa ilog. Bukod pa yung butas ito, diretso na rin yan sa water table. Pero dapat po, kung sealed yung water, yung septic tank, dinidislodge yan. So, karaniwan, kinukuha natin yung malabanan, o kaya yung ibang mga private contractors, na hindi naman nare-regulate kung saan nila tinatapong yung sludge. Yung kinukuha nila doon sa septic tank, baka sa ilog din na ginagawa, hindi natin nalalaman. So dapat po ito ay tinitreat, yung nandito tinitreat, magiging solid at saka liquid, tapos pag natreat, ma-apply na sa agriculture at ma-apply na sa iba pang disposal mechanisms. No? Yung hindi na pwede maging agricultural fertilizer ay pwede siguro may pang-line ng highways, etc. Pero dapat kung mangyari ito dahil hindi sapat ito, dahil yung primary treatment lang ang septic tank. Hindi po tayo dapat na sisiyahan na lahat may septic tank. Sa Rule 7 and 8 po, Section 7 and 8 din ng Clean Water Act, sinabi na kailangan mag-identify tayo ng priorities. Gastusan natin ang infrastructure ng sewerage and septage management. Mag-promote tayo ng murang alternatibo gaya ng biological control, tapos complementary activities like toilets, tsaka yung dislodging. Lahat po ng dischargers ay kailangan magkaroon ito. So, pwede rin makatulong ang local governments na yung mga nagdi-discharge ng walang permit fee at walang wastewater discharge fee ay magbayad sa TNR. Kahit po dadalawa ang baboy, basta meron ng outflow, ay kailangan magbayad nito. Ang discharge permit po ay batay sa quantity and quality ng effluent. So kung nililinis mo na yung tubig mo at hindi na pag-load ng effluent sa river, ang biological oxygen demand ay mababa, mura lang ang babayaran, fixed fee lang.
Pero kung mataas ang load, limbawa ay mataas ang DO, mas malaki yung babayaran ng wastewater discharge fee. In essence, para yung pay to pollute. 8,000 lang naman for 3 years yung standard fixed fee. So kung malinis talaga yung dinidischarge mo, 8,000 for 3 years yung fee sa DNR. Kung paano natin ito i-encourage para meron tayong documents at saka data kung paano lilinis ang tubig natin, dapat ay magawa natin. At least for commercial dischargers. Kung ang problema po natin ay kabahayan, pwede na muna sana yung septic tank at saka dislodging. Pag po madumi na talaga ang tubig, dinedesignate na po sila at hindi na pwede maglagay ng new sources of pollutants. May penalty po, as any citizen like myself can compel agency action kung hindi kumikilos ang gobyerno, including the local government. We can sue the local government if they are not acting to enforce the water code. At meron din sanctions kung walang action plan at may criminal liability ito. Pag non-point source po, ibig sabihin nito ay mga kabahayan o kaya agricultural, merong kinakategorize din po yan. So meron din nasa Clean Water Act na paraan paano siya i-control. Ang problema po lahat ng water violations ay sa Pollution Adjudication Board na napaka-dalang mag-meet. So hindi po mabilis ang proseso sa Pollution Adjudication Board. So kung aasahan po natin ang DNR na lutasin ang problema natin sa pollution, ay tayo po ay mamumula hanggang maging blue. Hindi na po natin yung maiintay. So kailangan po meron tayong sariling gawain. Ang Section 15 and 16 po ay pwede mag-clean up ang local government, babayaran niya, pero yung mga nagdumi, i-reimburse niya sa local government yung kanilang clean up costs. So tingin ko, kung mag-clean up man tayo, ay tayo maglilista ng ating oras para babayaran tayo ng mga nagdumi. Pwede pong i-address ng kung i-implement natin sa liba ang Clean Water Act yung future liability due to poisoning. Pag natin makita natin sino talaga ang dumi, paano natin kukunin ang gastos para sa clean up, paano i-address yung health problems, yung domestic toxins, wastewater, hahanapin kung sinong responsible para dun sa pagdudumi at saka maghanap ng paraan para ma-institutionalize yung malinis na tubig na ang itatago sa ilog. So kailangan po natin ang citizen monitoring, volunteers for testing waters. Wala na yun po ay hindi namin ginagawa kasi alam na namin na napakadumi kasi wala naman tayong ginagawa para lumines. So kahit na i-monitor o ma-i-monitor, parang pareho ang lalabas niyan na mataas ang DO. Ay mataas ang biological oxygen demand, mababa ang DO. May mga bagay naman pong ginagawa sa ilang lugar na para hindi na itapon ang tae ng baboy. Ang nilalakaran po ng baboy ay ganito, lupa, hindi na yan pinaliliguan, siya ay umiihi at tumatay sa isang sulok at tinatabunan po ng baboy yan, kaya siya may snout. Yun po ang natural behavior ng baboy. Ang ganitong sistema ay hindi mabaho. Kahit na isusong ang ilong natin dyan sa malapit sa lupang yan, hindi po yan mabaho. Up to 20 pigs, maganda itong sistema na ito. At above 20, sana may biogas reactor na talaga. So, ito po naman ay sa Bayawang City, Negros. At ito po ang wastewater system ng 100 bahay. Yan po ay halaman lang na tambo. Ang wastewater po nila ay papasok doon sa dulo at dahan-dahan po yan mag-filter ng halaman papunta diyan. Ari po ay may pump, iniaakyat po niya yan sa isang tank na din sa arko ng village at yun po ang kanilang pagdilig. Ito po ay mura paraan at ito po ay kayang mag-service sa mga 300 bahay dahil ito po ay nakakuyay pa ng linen. At ito ay hindi chemical based. Ito po ang tinatawag na ecos at ecological sanitation systems, low cost, small scale. At nalilinis na rin po ang tubig. Kailangan lang po ay space. Ito naman po ay isang urine diverting toilet. Butas lang po yung uo, yung kung saan pupunta yung uo, tapos yan po ay ina-harvest. Pag ang uo ay bumagsak dyan at nilagyan ng amo, yan po ay natutuyo, namamatay na yung bakterya. So at source, linitreat na natin siya. Tapos ang tubig ay dito lang, ang UV ay dito lang.
gagamitin naman niya sa bougainvillea. Pero yun nga po ay may maintenance kasi kailangan mong hakutin yung tuyong bar at wala po itong amoy, basta tuyo. Ganyan po ang itsura niyan. Parang kung napakalayo pa natin doon, pero gusto ko lang sabihin na sa Dumaguete, for 3.7 million, nakagawa po sila ng biological wastewater treatment para sa kanilang palengke. Siya po ay isang wastewater treatment plant na ginawa nilang parke at mula sa pagkakaroon ng biological oxygen demand na 400 to 800 milligrams per liter, nalinis po ang tubig, 10 to 40 na lang ang milligrams per liter ng kanilang tubig. Kaya pwede na nilang i-discharge sa dagat. Kaya po yung Dumaguete ngayon, pag mamamasyal kayo sa Rizal Avenue, kaya tumaas na ang turista nila, ay malinis na ang dagat, hindi na may palengke. Ito po ay 3.7 million na ang kanilang ginastos. Ang lupa po na pinaglagyan ay 600 square meters lang para i-treat yung waste ng buong palengke. Meron din po ang Dumaguete na septage treatment plant na cost recovery, wala po silang ginastos. Inutang lang nila yung pampapatayo. Yung water district ang nagko-collect ng sludge, yung dislodging, kasi mandate din naman na yan. Tapos yung city ang nag-treat ng sludge sa isang septage treatment plant. 2 hectare po ang lupang pinaglagyan. May 4 silang dislodging trucks, 416,000 residents. So pwede na natin i-extrapolate ilan ang kakailanganin nating trucks. Pero tingin ko po, pwede na natin hati-hatiin yung bayan natin para malaman ilan talaga ang dislodging trucks. Sa totoo lang, mawawalan mo ng gagawin yung ating mga extractor kung gagawin ito ng city. Pero pwede rin naman sila yung ating i-accredit as long as ginagawa nila yung final disposal na hindi sa ilog din. Ito po ang itsura nila. Ito po yung technical design noong wastewater treatment plant ng palengke. Ganyan din po ang tubig ay dadaan lang sa mga halamanan at mga filtration systems. Ito po ay low cost din kasi 4 million na ang cost. Tapos ang ginawa nila naman dun sa septage treatment plant, ito yung sludge, may receiving tanks. Yung solids ay tinutuyo na nila. Tapos ang liquid ay pinalalaan sa tatlo hanggang maging gravel filler. At saka nilalagay na dun sa mga ilog. So ito po ay nalinis na nila. Ito po ang kanilang wastewater treatment plant sa Dumaguete. Parte po ang itsura. Ang filtration nila ay bandera Espanyola ang ginagamit. So bukod po sa wastewater, ito po ang palengke. So dumadaan lang yan dyan, nandito po ang dagat. Pagdating sa dagat, malinis na ang tubig. Kaya ngayon, mamaya na nalilibo sa dagat. Ito po yung itsura ng kanilang STP. Yan po yung 2 hectare. Ayan yung kanilang anaerobic treatment plants. At ito po ay iniutang lang nila at yung pagbabayad ng mga tao sa pagdi-dislodge ng kanilang septic tank, yun ang kanilang pagbayad dito. Plus yung water district nagpo-collect lang siya ng kaunti for septic treatment. Hindi na napapansin yung mga residente na sila pala yung nagbabayad. Pero malinis ang dinidischarge na tubig. Sa tingin ko po ay wala na tayong panahon maghintay. Pag nawalan po tayo ng tubig, tayo magkakagulong. kung ngayon pa lang po natin i-regulate ay hindi na tayo aabot sa panahon ng taghirap o kaya ng contamination. Dahil na wala pa tayong insidente, kalambakan ang meron, hindi ibig sabihin maligtas tayo. At pag naramdaman na natin, ay huli na po ang lahat. Ang totoo pong disaster ay contamination. Pag nangyari na po na may contamination ng waste ang water table natin, hindi po tayo marunong maglinis ng water table. Diyos lang po ang naglilinis ng tubig natin pagdating na sa water table. Pero yan po ay talagang hanggang-hangganan ang water table natin ay mapakalawak. Walang marunong maglinis. You cannot push out contamination once there is contamination in the water table. So ito po yung Balintawang River, ito po ang SM. Ano pong mga are ang aming in-inspect? Are yung mga are. Hanggang dito ano? 3%. So, hanggang dito po, in-inspect namin yan lahat. Ito po yung Kamitaan River, ang tagos po niyan ay hanggang sa
Tayabas Base. So ito po yung sinasabi kong sementado. Sementado lahat yung sites niyan. So baka hindi yan sumisilip ang tubig. Tapos po ito yung dinadaanan niya. Dalawa po siya na nag-meet dito sa pamintahan. Ito yung Balintawak River. Ito po yung isa sa mga... Ang isa po sa napag-alaman namin doon sa pagbisita sa buong isang buong araw ng lahat ng yugto ng Balintawak River ay tunay po namang napakadumi talaga. Talagang masansang ang amoy ng tubig at talagang marami rin basura sa tabi. Pero bukod doon, makita namin na siya ay hindi lang hamon kundi pagkakataon. Kasi may puno, magaganda, hindi naman talaga sagad lahat ng lugar, hindi sagad lahat ng bahay. At may mga lugar na pwede pa natin talagang pakinabangan. So ang pwede po natin gawin halimbawa ay lagyan ng interceptors at batch reactors para yung mga septic tanks, at paglabas ng tubig sa septic tanks, dadaan na kaagad sa batch reactor na nasa tabing ilog mismo. Tapos yan po ay pwedeng lagyan natin ng tapos ito po ay tutungo doon sa kung madumi pa siya, tutungo siya sa solid waste septage treatment plant o ay sa sewage treatment plant. Tapos pwede rin po yan lagyan ng underground pipes na magpupulit ng outflow. Pwede rin po yan lagyan ng yung outflow naman ay dadaan sa batch reactors dito sa tabi bago ma-discharge sa ilog. Pero kung talaga madumi, pwedeng idaan ulit sa sewage treatment plant. Ito po yung isa sa mga pwedeng ideyan na eco park. Doon po sa mga malinipis na talaga, pwedeng diretso na sa tubig at kakampa na mismo natin at sa ilalim na yung batch reactor. Pero pwede po natin siyang lagyan ng pahingahan, bypass, bridges, etc. Para harapin na natin talaga ang problema ng ilog at hindi na natin yan dudumihan. Pwede rin po maglagay tayo ng fountains para instead na kanal siya, ay na-aerate na yung tubig na madumi. Kung hindi natin kaagad-agad malilinis. So sa ibang river sectors, ng ganitong klaseng gardens, maintained by the community for free. So ito po yung halimbawa ng ibang mga segments ng ilog, pwede na natin idiretso. Tapos, magtatanim na po tayo sa paligid niyan para ang mga tao ay may kinakain. Pwede pa rin niyang pahingahan. Papansinin niyo po, hindi po yan simentado, pero makakadaan po dyan ang inyong mountain bike. Kaya po hindi simentado, kaya ay kailangan nga natin siguraduhin na sumilip sa ilalim yung recharge ng aquifers natin. Tapos, pwede po tayo magpatubo ng healthy food at mag-attract ng birds and pollinators. Lahat po ito ay nakita ko na sa likod ng bahay namin sa Pamintahan River. So, ibig sabihin, nandyan pa po sila. Pag ayusin lang natin yung tubig, ay dadami ang wildlife at ito ay magiging magandang pahingahan ng mga tagalipa. Dahil po tayo ay walang natural parks sa loob ng bayan at dapat daw ay within 7-minute walk for sanity ang bawat mamamayan ay magkaroon ng isang lugar na mapupuntahan kung saan in touch with nature siya, ay ilog na lang po ang pagkakataon natin ng mangyari yun. So ano po ang recommendation namin sa isang sewage and septage ordinance? Ito na po ang iintroduce ko po siya. Kahaba-haba man daw ng prosesyon, ang kailangan lang ay septic tank inspections and regular discharge ordinance. Ibig po sabihin, kung haatiin natin sa limang bayan, bawat taon, ang isang section ng bayan, lalahatin ang septic tank na i-dislodge. Para sigurado na every 5 years, lahat ng septic tank ay nag-dislodge. Paraan rin ito para ma-inspect, para yung mga butas ng mga water table ng kanilang septic tank ay seryaduhan na. At fully enclosed na siya. So yung mga makita natin na violations, pwede natin sabihin na within 2 or 3 years, or within 1 year, kung makayanin with the help of the city, ay maseryaduhan na yung kanyang septic tank nang hindi na sumisinip sa groundwater ang kanyang dumi. Pangalawa po,
incentives for eco-sanitation, na magkaroon ng low-cost mini and biological clean water systems ang bawat neighborhood. So yung batch reactor sa ilalim ng bypass, pwedeng kanya-kanya na natin trabahuhin yun. Hindi kailangan yun na major investment. City verification process para sa sewage treatment plant ng lahat ng bagong establishment. Para kung hindi lang DNR ang magsabi niya, at malaman din natin kung sino ang in danger of violating DNR regulations, magkaroon ng specific provisions on LGU role in enforcement of the sanitation code. Hindi lang po yung susunod sa sanitation code, pero ano mangyayari sa mga official kung nagpapalusot ng mga hindi sumusunod sa sanitation code. Kasi nandito na naman po yung septic tank requirements eh, pero mukhang talagang hanggang ngayon ay hindi natin yung napatupad. So, liabilities ng local enforcers na pag hindi pa rin nasusunod. Legislate industry shifts. Halimbawa po, sabihin natin na lahat ng piggery up to 20, kailangan ay ang style na ginagamit ay yung putik ang ilalim para hindi na kailangan ng maraming tubig, walang discharge. 20 to 100, kailangan ay biogas digester. Tapos ay above 99, 100 and above, kailangan meron ng sewage treatment plant ang bawat building. Siguro po, kailangan din i-shift natin yung sistema ng ating engineering kung paano i-approve yung mga kasali na nasa tabi ng ilog. Tapos ano yung penalties pag ang executive ay hindi nakakilos? Sa budget naman po, ay sana ay magkaroon ng budget for funds for delimiting and marking ground boundaries para dun sa tabing ilog para hindi na talaga mabuild. Kagaya po ito ng pink lines ni Bayani Fernandez yung una sa signbox. Baka pwede pong lagyan natin ng isang uri ng tanim ang buong 3 or 5 meters from the river para hindi na po siya malagyan ng buildings o kaya wastewater discharge pipes. Bakuhan na po natin para may data tayo lahat ng documents ng CAB tungkol sa wastewater sa LIPA. Magkaroon na po tayo ng totoo at heartfelt na implementasyon ng RA-903 urgently beginning with the segregated collection of compostable and residual waste. At pangatlo po, siguro every 2 years, may mag-exercise ng oversight procedures ang konsehyo. Yes po, ang patay po natin ilog ay pagkakataon. Kahit wala pong isda ngayon, pwede natin ibalik. Kailangan din natin i-address yung population and housing reform. At saka, pag nagtanim tayo ngayon, 10 to 30 years pa bago siya makatulong, kaya dapat po talaga ay tuloy ang ating pagtatanim, lalo na sa pag-ibig. Yun lamang po, at kami po ay willing na tuloy-tuloy makipagtulungan para maisulat ang ordinansa na ito. Isa po sa mga...
narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran.